Maraming mga uncertainties ang buhay. Life is so uncertain that many situations call for the ministration of a guarantor. Diba, kailangan lagi ng mga guarantor. Pagka meron kang utang, merong co-maker. Pagka merong papasok ng trabaho, kailangan niya na nag-garantiya sa kanya and all that. What does the Bible say about being a guarantor for somebody? Mabuti ba o maganda yan? Atin pong basahin ang scripture. May mga kinalaman dito sa pagiging guarantor. And for now, ang pamagat po ng ating mensahe, never say, I guarantee. Ang mga biblical teachings on guaranteeing is actually said in a not traditional way, yung striking hands in pledge. Sa Bible, pag sinabi, lalo sa Old Testament, to strike hands in pledge, it means parang yung equivalent ngayon ng ating handshake, but it means a lot more. It is an Old Testament term or tradition. It refers to the responsibility for someone else's debt or for some other obligation. Utang mo, pananagutan ko. Behavior mo, ako nakataya. Gagarantiyahan kita. To strike one's hand in pledge in the Old Testament is to vouch for, answer for, or to be a surety for somebody else's debt o utang. Ngayon, parang co-signatory yun. It is a tradition that has been discussed in Scripture at length. Let's turn our Bibles to Proverbs chapter 6, verses 1 to 5. My son, if you have to put up security for your neighbor, if you have struck hands in pledge for another, if you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth, then do this. My son, free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go and humble yourself. Press for your plea with your neighbor. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of a hunter, like a bird from the snare of a fowler. At yan po ibabalikan natin mamaya. Napakalinaw ng sinabi, kung ikaw ay naging guarantor ng kung sino, now you have fallen into the trap and fallen into the snare of your neighbor. Again, sa Proverbs 11:15, he who puts up security for another will surely suffer, but whoever refuses to strike hands in pledge is safe. Still another, Proverbs 17:18, a man lacking in judgment strikes hands in pledge and puts up security for his neighbor. And finally, the last one, Proverbs 22. Verses 26 to 27. Do not be a man who strikes hands in pledge or puts up security for debts. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. In other words, what are the Bible verses saying about becoming a guarantor? To guarantee for somebody else's utang. Maging co-maker, maging taga-garantiya, napakalinaw ng mga sinabi. Sabi, ano ba yung description ng mga nananagot sa utang ng iba? Pananagutan kita, guarantor mo ako, akong co-maker mo. Sabi sa binasa natin, they lack judgment. People who strike their hands in pledge for another person's responsibility lack in good judgment. That's what the Bible said. And what are the results? Anong bunga? At bakit natin dapat pag-aralan? Darating pa yung pagkakataon na maraming lalapit sa inyo, gagawin kayong guarantor. Dahil kaibigan nyo, dahil ganito, ganon. Marami dito sa atin, mga bago pa sa business, mga bagong sumisibol, o baka may lalapit sa inyo, gawin naman kitang guarantor. Ganito, ganyan. Tayo naman gustong makisama, so magiging ka naman guarantor. O baka naman meron sa inyo gustong lumapit sa ibang tao, sabihin, uy, ikaw na yung guarantor ko, o kung ano. Ano ba ang sinasabi? Ano daw ang bunga? Tulad ng binasa natin, so Proverbs 6:1-5, that's an entrapment, being ensnared. Ang nagiging guarantor daw ng utang ng iba, eh siya itong nahuhulog sa bitag. At siguradong pagdurusa at pagtitiis daw ang kasunod nito, a sure suffering, and of course a lot of danger, mapanganib, and abject poverty. Ang mahilig maggarantiya, siya itong mahuhubaran ng lahat-lahat. Kaya sabi, your bed will be snatched from under you. Hanggang higaan mo o papag o banig,
o malong na tinutulugan mawawala kapag mahilig kang maggarantiya sa utang ng iba. Kaya ano daw po ang dapat gawin? Malinaw na malinaw, nakita natin sa mga verses, do not do it. At kung nagawa nyo na, anong masasabi ko? Condolence. At huwag nyo nalang ulitin uli. Do not do it. Ang ginawang description dito, free oneself like a gazelle from a hunter. Alam nyo yung mga gazelle, yung mga parang malalaking mga usa. Na napakaganda ng tikas ng katawat, napakaganda ng laman. Paboritong hulihin ito ng mga hunter para lutuin, kainin. Paboritong hulihin ng mga leyon, paboritong hulihin ng lahat ng mahilig kumain ng magandang karne, yung gazelle. At sa palagay nyo, anong mangyayari sa isang gazelle na hawak na, nahuli na nung hunter? Kawawa siya. Wala na siyang kawala. Sigurado na na siya ilalapain. At ang sabi sa Bible, ganun ang sitwasyon mo, mahilig mag-guarantee, para kang gazelle na hawak ng isang hunter. Free yourself like a gazelle from the hands of a hunter. Meaning, free yourself as if somebody was going to be murdered because you just might get murdered in many ways. Free yourself like a bird from the fowler. O yan mang mahilig manghuli ng mga lumilipad na mga hayop, na mga ibon. O maraming mga traps yan. Pag na-trap ka na niyan, alam nga naman pawalan ka pa. Kung ano ang sitwasyon ng ibon na nahuli ng fowler, ganun daw ang sitwasyon ng isang taong mahilig maggarantiya. At sabi, free yourself. And if you have to plea, kung kailangan ka makiusap, magpakababa, magpakahumble, get out of that commitment. At sabi, do not rest. Do not allow your eyes any sleep nor slumber to your eyelids until you have set yourself free. Bakit naman kaya? Sabi kasi naman, eh, Christian naman tayo, di ba tayo dapat matulungin? Dapat tayo matulungin. Dapat talaga. Kaya lang, ano po ang sabi ng Proverbs 27:1? Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Anong ibig sabihin? Dapat tayong matulungin. Mabuting tayo yung matulungin. Subalit ang itinutulong lang natin, mga kapatid, kung anong hawak natin ngayon. Hindi natin pwedeng ipangako na itulong bukas yung hindi pa natin hawak ngayon at hindi pa natin siguradong hawak din natin bukas. You do not know what a day may bring forth. Anong mga ibig sabihin yung Proverbs 27:1? You do not know what a day may bring forth. Di po ba? Para na rin yung kantang What a Difference a Day Makes, 24 little hours. But a day can make a lot of difference. Kung meron siyang mahilig makakinig ng mga dula sa radyo, yung 24 oras. Sino sa inyo yung nakapakinig na yan? Aminin. Aminin. Ako, nahihiya pa daw sila. Oh, di ba? 24 hours can mean so much. Naiiba ang buhay ng isang tao sa isang 24 hours. Ang sinasabi dito, you do not know what a day may bring forth. And if you presume that because you have money today, you have money tomorrow to guarantee for someone, you are already boasting about tomorrow. You are presuming. Hindi masamang tumulong, pero ang dapat lang itinutulong yung ngayon na hawak ko. Hindi ko pwedeng itulong yung wala pa sa akin. O ngayon hawak ko, pero nakakatiyak ba ako na hawak ko yan bukas? You do not know what a day may bring forth. It may bring forth a change of fortune. What else? It may bring forth a change of situation. O halimbawa, binata ako ngayon, o dalaga ka ngayon, wala tayong masyadong responsibilidad, pwede ako mag-pledge, papanagutan kita. Pero bukas, nag-asawa ako, edi damay ngayon yung mapapangasawa ko sa pledge na yon. At kung nagkaanak ako, meron ako naipon na kaprasong bahay, may anak ako ngayon, biglang pinanagutan kita, hindi ka nakabayad, yung bahay ko ang na-embargo, paano yung anak ko? It is good to help, but you do not steal from Peter to give to John. You do not steal from your family to give to your friends. And neither do you steal from your friends to give to your family. Maraming pagbabago. Halimbawa, ang ganda-ganda ng samahan natin ngayon, pero bukas hindi na tayo magkaibigan. Maraming ganon. There's a very thin line between friendship and enmity that it is so easy to find your friends becoming your enemies tomorrow. How can I presume that tomorrow you'll be friendly to me? That I will pledge my life and my property and my everything dahil meron kang gustong utangin. Alam niyo po ang Panginoong Diyos, mahal niya tayo. Kaya pati ito itinuturo niya. Ayaw niya tayong mapasok sa napakaraming gulo. For instance, I know of one person who has friends. Pumasok ang taong ito sa bangko. Sa bangko, kailangan ng bond.
Kailangan na merong nananagot sa iyo kung sakaling may dinispalko ka o nagkamali ka, meron kang yung mga kaibigan o nagpirmahan dahil magkakaibigan, inilista ang mga property nila. Eh ngayon, something happened to the bank employee. Milyones ang naging problema niya sa bangko. Tawagan ng mga kaibigan, umiiyak. Naku, paano yan? Sabit kami, paano ang asawa ko, paano ang anak ko? Eh ayan, nag-pledge ka kasi. Yan ang nga ba sinasabi sa Bible, huwag kang magiging guarantor. Kasi hindi mo naman alam ang gagawin yan bukas eh. Oo, kaibigan kita ngayon, honest ka ngayon, pero nakakatiyak ba ako honest ka bukas? O nakakatiyak ba ako hindi ka magkakamali? Bakit ko i-commit sa iyo ngayon yung lahat-lahat? Yan ang sinasabi dito. Akala kasi natin kung mo Kristiyano, matulungin, ibig sabihin eh, wala na rin tayong intelligence. Anong sabi sa Bible? Be innocent as doves, but be wise as serpents. We do not boast about tomorrow. Kung ngayon marami akong property, meron akong kabuhayan, pwede kong isagot sa iyong need. Pero nakakatiyak ba akong bukas? Nandun pa rin yon? O kaya hindi ako magkakaroon o ang aking magiging anak o magiging asawa o ang nanay ko o tatay ko hindi na magkakaroon ng pangangailangan na biglang hindi na pala pwedeng maisagot sa pangangailangan niyan dahil nakatali sa iyo? So kakambal din ito mga kapatid, let's not ask other people to make guarantees for us. Kasi inilalagay din natin sila sa alanganin. So, we can beget a spouse, we can beget children. You can probably have responsibilities. Paano kayo lalabas ngayon sa inyong pagiging guarantor? There's a very thin line between love and hatred that it is so easy to hate the one you used to love. And to say that I will guarantee for you in the next 25 years is to presume that there will always be love between the two of you. Eh kung wala na, di po ba? Help, but help only with your resources available today. Pati nga ang Panginoon ang tinurong dasal eh, give us this day our daily bread. I mean, hindi yung tomorrow. When tomorrow comes, doon natin malalaman yung bread for tomorrow. But I cannot commit for you now the bread for tomorrow, even though I think I have it in my hands. Let's read again those verses that are very, very important to remember. At ang tanong nga, paano yan kung ang dami ko ng generantiya? Sabi ng Proverbs 6:1-5, my son, if you had put up security for your neighbor, if you have struck hands in pledge for another, if you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go and humble yourself. Press your plea with your neighbor. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of a hunter, like a bird from the snare of the fowler. Siguro may mga nanlambot bigla sa inyo ngayon dahil ang dami nyo nang ginarantiyahan. Di po ba? At least, hindi na siguro madadagdagan pa ang gagarantiyahan ninyo. Pag may lumapit sa inyo, sabi, i-guarantee mo ako sa mahalika, mag-Bible study tayo sa Proverbs. Proverbs 27:1, blah, blah, blah. Sabi, o ano gusto mo ba? I-disobey ko ang Diyos. O ganun. Alam nyo, ang bait-bait ng Lord, no? Pati ang bagay na yan, He wants to protect His people. Dahil totoo eh, napakarami naman magkaibigan nagkakasira dahil dyan eh. Ngayon, kung yung kaibigan nyo, yung gustong magpa-garanti sa inyo, makikipagkasira sa inyo dahil lang ayaw nyong i-garanti, eh, hayaan nyo na magkasira kayo. Dahil sa susunod, magkakasira din lang kayo eh, pagka sumabit na kayo. Di po ba? Mas malaki pa yung damage. Mabuti pang ngayon na lang. Well, if you are going to make my friendship a hostage to your whims and to your likes, then never mind. Let's not be friends. May hangganan ang pakikisama. Lalo ang mga taong may responsibilidad. Ang mga taong may anak o nagbabalak magkaanak. Ang mga taong may asawa o nagbabalak magkaasawa, may hangganan ang pakikisama ninyo sa mga kaibigan. Sapagkat ang magiging primary responsibility niyo sa Diyos at sa lipunan ang inyong anak at ang inyong asawa. Kahit kayo single ngayon, kung sakali man darating yung panahon, who knows na magkakaroon kayo ng pamilya, pati yon paglaanan ninyo sa inyong mga pinapasukan na mga commitments ngayon. Huwag niyong bayaan na yung still unborn children now will suffer tomorrow because of the commitments you have made for tomorrow, which by now is still not in your hands. Kailangang maging maingat. Do not be a guarantor. Yan ang sinasabi
sa Scripture. We can help many ways, but the Scripture is clear. At marami talaga nagkakasira dahil dito. Akala ng iba ganun kadali. Ewan ko kung meron sa inyo ngayon na nagka-problema na because you have guaranteed. But to guarantee is to presume. To presume is to be proud before the Lord.